old-timer. Yan ang salitang nararapat ibansag sa akin. Nakipagrelasyon ako sa iba sa kabila ng katotohanan na may boyfriend ako at mahal ko. Pero paano ko ba paglalabanan ang tukso kung may isang nandyan para sa'yo at ang totoong mahal mo ay walang panahon para sa'yo? Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Grace, 23 years old at may isang anak. Taga-Nawan ako at nag-iisang anak. Masasabi ko Papa ang buhay na kinalakhan ko at napag-aaral ako ng mga magulang ko sa isang private school. May malaking palayan ang mga magulang ko sa aming probinsya. Engineer ang tatay ko at ang nanay ko naman ay isang nurse sa private hospital dito sa amin. Kumusolong anak ay naibibigay nila ang lahat ng gusto ko pero kulang naman ako sa atensyon at aruga dahil palaging busy sina mama at papa sa kanilang mga trabaho. Kung saan sa ang lugar na didestino si papa at kung minsan ay hindi umuwi sa bahay. Si mama naman ay madalas na panggabi ang duty kaya halos natutulog lang sa araw. Kaya laging ang tiyahin kong matandang dalaga ang nakakasama ko, kapatid siya ni Papa. Third year high school ako nang manligaw sa akin si Eman, ang ultimate crush ko mula first year hanggang third year. Marami nagkakagusto sa kanya dahil na rin siguro sa magaling itong mag-basketball kaya malakas ang hatak sa mga babae. Hindi rin naman ito artistahin pero malakas ang dating at malinis manamit. Yung bang kahit pawisan ay mukha pa rin mabango. Hindi naman po sa pagmamayabang Papa Dudut pero maganda rin naman ako kahit may pagka-chubby. Maayos naman ang relasyon namin ni Eman. Pero biglang nagulo nang makilala ko si Ethan. Naging close kami at hindi ko namalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang loob nito sa akin. Usap? Tungkol saan? May gusto kong sabihin sa'yo eh. Okay, sabihin mo na dala, alis na ako. May lakad kami ni Eman. Mahal kita. Anong sinabi mo? Sabi ko, mahal kita. Ethan, boyfriend ko si Eman, di ba? Oo, alam ko. Alam mo naman pala eh. Ano yung sinasabi mo? Mahal kita. Seryoso ako. Boyfriend ko si Eman at mahal ko siya. Alam ko na mahal mo siya, pero mahal din kita eh. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Oo, alam ko. Pero ano magagawa ko? Sinubukan ko namang pigilan eh, kaya lang hindi ko kaya. Kayanin mo, Ethan. Pigilan mo dahil wala ring mangyayari. Alam kong nararamdaman mo na mahal kita, pero binabaliwala mo lang. Oo, nararamdaman ko. Pero hindi kita mahal, Ethan. Pwede ba? Hindi kita mahal. Huwag ka magsinungaling, Grace. Dahil nararamdaman ko rin na kahit paano, may pagtingin ka rin sa akin. Pinipilit mo lang na umiwas dahil may boyfriend ka. Ethan, please, tigilan mo ko. Payag ako kahit boyfriend mo pa si Eman. Payag ako kahit dalawa kami sa buhay mo. Kaya kong mag-adjust. Basta hayaan mo lang ako na mahalin ka sa paraang alam ko. Ethan, huwag kang ganyan. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Handa ako magtiis. Kahit masakit sa akin, pumayag ka lang. Sige na. Mahal ko si Eman. Hindi ko siya kayang lokohin. Oo, alam ko. At nasasaktan ako kapag nakikita ko kayong magkasama. Alam ng Diyos kung paano ko iniwasan ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi ko napigilan. Ethan, please. Iwasan mo na lang ako. Hindi ko kayang lokohin si Eman. Mahal ko siya. Grace, huwag mong gawin sa akin to. Mahal kita. Ethan, ibaling mo na lang sa iba ang nararamdaman mo. Wala kang aasahan sa akin. Payag ako. Kahit pangalawa lang ako sa buhay mo. Nababaliw ka na ba? Grace. Ewan ko, Ethan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Isang pagkakataon lang, Grace. Pangako,
Kapag hindi naging maayos ang relasyon natin, ako na mismo ang kusang iiwas. Ewan ko, natatakot ako. Mahal ko si Eman pero aaminin ko sa'yo na may mga panahong namimiss kita kahit alam kong mali. Magtiwala ka lang sa akin, Grace. Ethan naman eh. Please, Grace. Mahal kita. Sige, payag ako. Pero ipangako mo na tayong dalawa lang ang makakaalam at wala kang pagsasabihan na kahit sino. Oo. Promise. Hindi ako magiging hadlang sa inyo ni Eman. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na ipakita at iparamdam sa iyo ang pagmamahal ko. Hindi ko alam pero pumayag ako, Papa Dudut, at naging magkarelasyon din kami ni Ethan habang meron akong boyfriend. Alam kong mali, Papa Dudut, pero hindi ko alam at bakit ko pa rin siya nagawa. Noong una ay nagiging maayos naman ang relasyon namin ni Ethan pero dumating sa puntong nagiging demanding na siya. Tinatakot na ako na magsusumbong kay Eman at madalas akong kinakabahan sa ikinikilos ni Ethan kapag nasa paligid lang si Eman. Hindi ko alam kung nakakahalata na ito o napaparanoid lamang ako dahil may ginagawa akong kalokohan. Sa pagbalik ko sa Batangas ay ilang beses na may nangyari sa amin ni Ethan. Bigla akong kinakabahan ng mga panahon na yon dahil bigla akong naalala na hindi pa pala ako dinadatnan ng buwan ng dalaw. Kinakabahan man ay palihim kong inilihim ang lahat at bumili ako ng pregnancy test upang makumpirma ang hinala ko. Buntis ako at si Ethan ang ama. Sigurado ako doon, Papa Dudut. Kahit na may nangyari sa amin ni Eman bago ako lumuwas ng Batangas, ay sinisigurado ko na si Ethan ang ama ng pinagbubuntis ko. Pero natakot ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Ethan na buntis ako at siya ang ama at si Eman ang pananagutin ko kahit alam ko naman na si Ethan talaga ang ama. Gulong-gulo ako noon, Papa Dudut. Kinakarma na siguro ako dahil sa mga kalokohan ko. Sa huli ay kinausap ko si Eman. Balak ko sanang magtapat sa kanya at sabihin na buntis ako at hindi siya ang ama pero natakot ako. Sa halip, siya ang pinaako ko sa bagay na hindi naman siya ang may gawa. Ano? Paano nangyari yun? Akala ko ba nag-iingat ka? Nag-iingat naman ako, kaya lang natsyempohan eh. Nag-aaral pa tayo, Grace. Akala ko ba na pag-usapan na natin to? Oo, alam ko. Pinag-usapan natin to, pero anong magagawa ko? Aksidenteng nabuntis ako. Hindi ka mabubuntis kung nag-iingat ka. Grace naman, di pa ako handa. Papatayin ako ni Papa pag nalaman yan. Nag-aaral pa tayo. Anong gusto mong gawin ko? Ipanaglag ang bata? Ewan ko. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi lang ako ang gumawa nito. Alam mo naman na di ako handa sa ganyan, di ba? Napag-usapan na natin ang bagay na yan. Bakit nagkaganyan ka pa rin? Grace naman eh. Eh anong magagawa ko nandito na to? Kausapin na lang natin ang mama mo. Mauunawaan naman nila tayo eh. Mauunawaan ako mauunawaan, pero hindi pa nga ako handa. Ayoko pang mag-asawa. Eman, hindi simpleng problema lang to. Huwag ka namang ganyan. Pero Grace, alam mong hindi ko pa kayang magpamilya. Ikaw naman kasi di ka nag-iingat. Bakit ba palaging ako ang sinisisi mo? Ako lang ba gumawa nito? Alam ko naman eh. Kaya lang anong gagawin ko, hindi pa ako handa. Eman, ayokong lumaki ang anak ko na walang ama. Please, huwag mong gawin sa akin to. I'm sorry, Grace. Pero hindi ko pa kayang maging ama at ayaw ko pang mag-asawa. So ano, ganun na lang yon? Wala na lang tayo? Hindi ganun yun. May paraan pa naman, di ba? Wala pang buhay yan. Dugo pa lang yan, kaya pa yan. Ah, gusto mong ipalaglag ko ang bata? Ganon? Ayan, para matauhan ka! Anak mo ang gusto mong patayin! Wala ka bang puso? Hindi naman sa ganon, kaya lang ang babata pa natin. Madami pa akong gustong gawin. Kung magsasama tayo, hindi ko matutupad ang pangarap ko. Pangarap?
ako, Eman. Hindi ba ako kasama sa pangarap mo? Kami ng anak mo, ayaw mo ba kaming isama sa pangarap mo? Mahal kita, alam mo yan. Pero kung may paraan pa, para hindi muna maging magulo, gawan na natin ang paraan. Duwag ka, Eman! Akala ko ba tapang ka? Duwag ka! Duwag! Unawain mo din naman ako. Kakausapin ko ang mama mo. Kung ayaw mo akong samahan sa kanya, ako na lang ang pupunta at magsasabi sa kanila ng totoo. Please, wag mong gawin sa akin to. At ano? Hayaan mo ako magdala ng problema ng mag-isa? Pumayag ka na lang na gawa natin ang paraan yan. Gusto mo rin naman makapagtapos ng pag-aaral, di ba? Oo, gusto ko. Nauunawaan ko ang punto mo. Pero hindi tama na basta mo na lang akong iiwan sa ere at ako lang ang sasalo ng problema na tayong dalawa ang gumawa. Pagbigyan mo lang ako, Grace. Ipinapangako ko na pagkatapos natin mag-aral at makahanap ng maayos na trabaho, saka tayo bubuo ng pamilya. Huwag lang ngayon. Hindi pwede, Eman. Bibigyan kita ng isang linggo para masabi sa magulang mo ang totoo. Dahil kung hindi, ako ang kikilos at magsasabi sa kanila. Grace naman. Nakapag-desisyon na ako, Eman. Isang linggo. Parang awa mo na. Huwag mo namang gawin sa akin to. Huwag kang magmakaawa dahil ako ang mas nakakaawa. Ako ang agrabyado at hindi ikaw. Unawain mo naman ako. Kahit ngayon lang. Ngayon lang ako humiling ng pabor sa'yo. Pwede kitang pagbigyan pero hindi sa pagkakataong to. Pinapakita mo lang sa akin kung ano lang ako sa buhay mo. Tuwag ka, Eman. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kahit sarili mong anak, makakaya mong patayin para lang sa mga pangarap mo. Sana hindi ka magsisi pagdating ng araw. Papa Dudut, umalis si Emma na parang nakalutang sa hangin. At mula noong kausapin ko siya tungkol sa pagbubuntis ko ay iniwasan na niya ako, Papa Dudut. Tuwing tatawagan ko siya o itetext ay lagi siyang may lakad. Lumipas nga ang isang linggo na wala man lang akong nakikitang Eman o nagpaparamdam pero naghintay pa rin ako. Baka sakaling bigla itong lumitaw. Hindi ko ginawa ang sinabi ko kay Eman na kakausapin ko ang mama niya. Sa halip ay hinayaan ko ito sa desisyon niya. Nakokonsensya din naman ako dahil mali na nga ang ginagawa ko ay dinadagdagan ko pa ng isang pagkakamali at kasinungalingan. Magkatatlong buwan na ang diyan ko at hindi magtatagal ay mahahalata na rin ito kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Natukso akong ipatanggal ang bata, Papa Dudut, pero hindi ko pala kaya. Naisip ko rin na mas maigi pa na buhayin ang anak ko at gayahin na lamang ang nanay ko na ipamigay ang anak ko. Kesa naman lalo akong magkasala at idamay ang batang walang kamuwang-muwang. Ganon pa rin, Papa Dudut. Hindi ko po sinabi kay Ethan ang tungkol sa bata at pinanindigan ko na lamang na si Emma ang ama ng pinagbubuntis ko. Hinayaan ko at pinaniwala si Emma na siya ang ama ng anak ko dahil si Emma lang ang gusto kong maging asawa. Umiwas ako kay Ethan at hindi ko sinabi sa kanya ang totoo dahil baka sabihin niyang panagutan niya ang dinadala ko. Hindi si Ethan ang gusto kong makasama habang buhay, Papa Dudut. Maaaring sabihin mong napaka-selfish ko, pero hindi ko talaga makita ang sarili ko na bubuo ng pamilya kasama si Ethan. Tinapos ko ang relasyon namin ni Ethan at ayaw niya pa rin pumayag. Sinabi ko sa kanya na buntis ako para tigilan na niya ako. Kailangan na nating tapusin ang relasyon natin. Huwag mong gawin sa akin to, Grace. Mahal kita, alam mo yan. Ethan, ayoko na. Hindi ko na kayang lokohin ka at ang sarili ko. Hindi kita mahal. Hindi ako papayag. Ethan, buntis ako. At si Emma ng ama. Pananagutan ko ang bata. Tigilan na natin ang kalokohan na to. Hindi ikaw ang ama ng bata, kaya hindi mo siya pananagutan. Grace,
Mahal kita. Kaya kong tanggapin ang bata. Kahit hindi akong ama. Matututunan mo din akong mahalin. Nababaliw ka na ba? Ganyan ka na ba talaga kadesperado? Ang dami pa diyang babae, oh. Oo, maraming babae. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto ko. Mahirap bang intindihin yun? Alam kong alam mo na mas mahal ko si Eman kaysa sa'yo. Kaya pwede ba tigilan mo na ako? Tapusin na natin to. Parang awa mo na, Grace. Mahal na mahal kita. Bakit ba palagi ka nalang nagmamakaawa? Sa sarili mo ba? Hindi ka naaawa? Kung hindi ka pananagutan ni Eman, andito lang ako. Aakuin ko ang batang yan. Please, huwag mo akong iwan. Ikamamatay ko kapag nawala ka sa buhay ko. Huwag kang ng tanga, Ethan. Titigan mo ako. Titigan mo akong mabuti. Kamahal-mahal ba ako? Deserving ba ako sa pagmamahal na sinasabi mo? Mahal kita. Wala akong ibang alam gawin kundi ang mahalin ka. Tanga na kong tanga pero mahal kita. Hindi ka ba nagsasawa sa sitwasyon natin, Ethan? Paulit-ulit tayo. Paulit-ulit ko ding sinasabi na hindi kita mahal at mahal ko si Eman. Bakit ba nandyan ka pa rin? Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi kita mahal. Alam mo naman yun sa umpisa pa lang, di ba? Alam ko. Pero handa ako maghintay. Matututunan mo din akong mahalin. Gagawin ko ang lahat para mahalin mo din ako. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mong gawin sa akin to, please. Palalakihin ko ang anak mo. Magtatrabaho ako. Gagawin ko ang hindi nagawa ni Eman. Pwede ba? Huwag ka naman masyadong magpakatanga. Madaming babae dyan. Ibalik mo na lang sa iba ang nararamdaman mo. May mas deserving sa pagmamahal mo, Ethan. Huwag na sa kagaya ko. Ikaw ang gusto ko eh. Mahirap bang intindihin yon? Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon para mapatunayan ko na kaya ko din tapatan ang pagmamahal na binigay ni Eman. Ethan, ano ba? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Hindi kita mahal. At huwag mong ipilit sa akin ang sarili mo. Parang awa mo na, Grace. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Hindi ko kaya. Kayanin mo dahil nakapag-desisyon. Tapos na tayo. At huwag mo na akong kulitin. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin. Akin ka lang, Grace! Tama na, Ethan! Tama na! Pinapagulo mo lang lalo ang sitwasyon eh. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang yon. Sige na. Aalis na ako. Papa Dudut, patuloy na nangulit si Ethan sa akin hanggang sa nagsawa na nga ito. Kusa din itong umiwas sa akin at alam kong napabayaan ito ang sarili dahil sa mga nangyari. Naaawa man ako sa kanya, Papa Dudut, ay pinanindigan ko ang katigasan ng ulo ko. Alam kong nagiging selfish ako pero mas gugustuhin kong magsinungalin kaysa makasama si Ethan. Umuwi ako sa probinsya at nung araw na yon ay kinausap ko si Mama. Magsabi ka sa akin ng totoo. Buntis ka ba? Opo, Mama. Paano mo nagawa sa amin ang Papa mo ito? Hindi naman kami nagkulang sa'yo, di ba? Ginawa pa din namin ang obligasyon namin ng Papa mo sa'yo bilang magulang mo. Hindi mo man lang inisip yon. Saan ba kami nagkulang? Noong sinabi mo sa amin na may boyfriend ka, maayos naming tinanggap. Dahil ang isip ko, baka pag pinaghigpitan ka namin, lalo ka magrebelde. Tapos ngayon malalaman ko na buntis ka. Hindi mo man lang kami binigyan ng kahihiyan ng Papa mo. Paano mo sasabihin sa kanya ngayon yan? Hindi ko alam, Ma. Natatakot ako. Sorry po. May magagawa bang sorry mo? Nandiyan na yan eh. Hintayin mo ang Papa mo para ikaw ang magsabi sa kanya. Ano daw bang plano ng boyfriend mo?
naman kanya tapos sasabi mo hindi siya handa? Baka may kalagyan siya sa akin. Ma, hayaan na lang po natin si Eman kung ayaw niya ako pananggutan. Susubukan ko po magtrabaho para mapalaki ng maayos ang magiging anak ko. Sa'yo pa talaga nang galing ang salitang yan, ha? Ikaw nang naargabyado dito tapos yan lang ang sasabihin mo? Paano ka makakapagtrabaho eh, hindi ka pa nga nakakapagtapos ang pag-aaral? Ni maghugas nga ng plato, hindi mo kayang gawin. Tapos sasabihin mong kaya mo? Kakayanin ko, ma. Doon muna ako kinalolo sa kalapan. Alam ko magagalit sa akin si Papa at hindi pa ako ready na harapin siya. Baka mapatay niya si Eman. Ay, talagang malilintikan ka sa Papa mo kapag nalaman niya yan. Tulungan mo ako, ma. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ewan ko sa'yo. Hindi ko rin alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sorry, ma. Sorry. Kakausapin ko si Eman. Hindi pwedeng basta kanya iiwan. Sigurado ako na malilintikan siya sa papa mo kapag hindi kanya pinanagutan. Kilala mo naman ang papa mo. Ma, mamak na po. E ano ba ang kinakatakot mo? Kailangan kanyang pakasalan dahil binuntis ka niya. Ma, kasi... Kasi ano? Ma, kasi... Kasi nga ano? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin na nahahigh blood na ako sa'yo! Hindi po si Eman ang ama ng pinagbubuntis ko! Ano? Hindi po, ma. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi si Eman ang ama ng bata. Pilit ko lang siya na panagutan ng bata dahil mas mahal ko siya. Diyos por santo kayo mga bata, kayo! Ano ba naman ang iniisip ninyo? Ano bang nangyayari sa'yo? Ganyan ba kita pinalaki? Binababoy mo ang sarili mo. Nagpapuntis ka pero hindi sa boyfriend mo. Ano ba nangyayari sa'yo, anak? Diyos ko naman! Saan ba ako nagkulang? Ma! Ginawa naman namin ang papa mo ang lahat, di ba? Nagtatrabaho kami para maibigay ang pangangailangan mo. Ang gusto lang naman namin, mapaayos ka. Bakit naman ganyan, anak? Diyos ko naman! Iharap mo sa amin ang papa mo ang nakabuntis sa'yo, ha? Kailangan kanyang panagutan. Nakakahiya ang ginawa mo. Sana man lang inisip mo kahihiya namin ang papa mo. Ma, wag na lang po. Hindi ko siya mahal. Ayoko sa kanya. Si Eman na lang ang pilitin natin. Siya rin po kasi ang sinabi kong ama ng anak ko eh. Si Eman ang mahal ko, ma. Ano? Naiintindihan mo ba ang sinasabi mo? Nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo mahal, tapos kay Eman mo ipapaako? Hindi ba parang napaka-selfish mo naman, anak? Huwag naman sarili mo lang ang isipin mo. Isipin mo rin naman ang iba. Ayoko kay Ethan, ma! Hindi ka na bata, Grace. Ihaharap mo
mo sa amin ang Ethan na yan sa ayaw mo at sa gusto mo! Pero, Ma! Huwag ka nang mga tuwiran! Kung hindi mo siya dadalhin dito, huwag ka nating umuwi rito! Papa Dudut, umalis ako sa amin at sa bahay ng lolo ko sa Kalapan ako tumigil. Galit na galit si Mama at si Papa sa akin at hindi man lang ako kinukumusta. Lungkot na po ako sa mga nangyayari sa akin, pero pinipilit kong palakasin ang loob ko dahil kasalanan ko naman ang lahat. Kasalanan ko kung bakit nagiging magulo ang buhay ko ngayon. Karma. Yan ang salitang bagay sa akin dahil sa mga panloloko ko. Mahal na mahal ko sina Mama at Papa at ako ang naglagay sa sarili ko sa sitwasyong ito, kaya kahit nahihirapan ako ay pinipilit ko pong lumaman. Araw-araw kong kinakausap ang baby ko sa tiyan ko at sinasabi ko sa kanya na kaya namin ang lahat ng mga darating na mga pagsubok. Nalaman ni Papa ang nangyari sa akin. Gustuhin man nitong tumulong sa akin ay hindi nito ginawa. Ayon sa lolo ko ay tuturuan daw ako ng leksyon. Hindi ko sila inuobliga ni Papa dahil hindi rin naman sila nagkulang sa akin. Ako lang talaga ang matigas ang ulo at naging pasaway kaya ako nagkaganito. Hihinanakit lamang ako dahil kaya pala nila akong tiisin. Nag-iisa lamang akong anak nila at dapat ay kahit na pariwara ako ay hindi nila ako pinabayaan. Dapat ay ginagabayan nila ako. Pero ika nga nila, kailangang matuto para mas maging matatag at mas maharap ang mga pagsubok pa na darating. Kahit papaano naman ay binibigyan ako ng lolo at lola ko para sa aking check-up at mga vitamins na kailangan. Hinayaan lamang ako ni Mama at Papa sa mga lolo ko hanggang sa manganak ako, Papa Dudut. Lalaki po ang naging anak ko, Papa Dudut, at kamukhang kamukha siya ng ama niyang si Ethan. Pero pinipilit ko pa rin kumbinsihin ang sarili ko na kamukha siya ni Eman. Kahit alam kong malabo dahil tuysoy si Eman at Pinoy na Pinoy naman ang anak ko. Love Stories. Papa Dudut, dumalaw si Mama at si Papa sa akin noong makapanganak ako. Tuwang-tuwa siya noong makita ang apo niya. Pero nakita ko ang tuwa sa Papa ko nang makita ang unang apo niya. Akala ko ay matitiis nila ako ng matagal na panahon, pero nagkamali ako. Mahal na mahal pala nila ako. Gusto lamang nila akong turuan ng leksyon. Kitang-kita ko ang tuwa ng Mama at Papa ko ng mga sandaling yon. Napag-usapan na kaagad ang ipapangalan sa bata at kung kailan pabibinyagan. Marami agad silang plano sa apo nila. Tahimik lamang ako at natatanaw sa kanilang dalawa, pero masayang masaya ako sa mga nangyayari sa mga oras na yon. Ang gwapo-gwapo naman ang baby namin na yan. Oh, kamukha-kamukha ng mami. Uy, ako kamukha niyan, hindi ikaw ha? Kita mo yung mata niya, manang-mana sa daddy. Ay, tumigil ka nga. Ako ang kamukha niyan. Kita mo nga ang kulay, oh. Baby Lucas, iiyak ikaw kapag sinabing kamukha ni mami, ha? Kawawa ka. Mas kamukha ka ni daddy, hindi ba? Uy. Sa bahay na kayo uuwi ni Lucas, ha? Ipapagawa ko na yung kwarto ni Lucas pagdating doon. Danilo, mamaya pupunta tayo sa mall, mamimili tayo ng gamit. Ma, mas excited pa kayo sa akin ha. Pero thank you ma ha. Akala ko matitiis niyo ako eh. Sus, tinuturuan ka lamang namin ng leksyon, pero palagi ka pa rin namin kinukumusta sa lolo mo. Eh okay na yon, huwag natin pag-usapan. Ang mahalaga ngayon ay ikaw at ang kapakanan ni Lucas. Hindi ka naman namin pinabayaan. Gusto ko lang namin turuan ng leksyon na hindi lahat ng bagay pwede mong makuha ng hindi pinaghihirapan. Isa pa, kampante naman kami ng mama mo na maayos ka at di ka papabayaan ng lolo't lola mo. Siguro naman ngayon, nanay ka na rin. Eh, magpapakabait ka na, no? Alam mo bang yung papa mo, halos gabi-gabi akong
kinukulit nun para sunduin ka. Kasi daw, baka nahihirapan ka. Kaso, pinigilan ko siya kasi hindi ka matututo kapag palagi ka naming binibaby. Hindi porke nag-iisa ka naming anak at kaya naming ibigay sa'yo ang kailangan mo, eh, hayaan ka na naming gawin ang mga gusto mo. Sorry po sa lahat. Nailagay ko pa kayo ni Papa sa kahihiyan. Alam mo anak, wala namang perpektong pamilya. At lalong walang perpektong tao. Lahat nagkakasala. Nagkataon lang na naging matigas din ako dahil gusto kitang matuto. Nahihirapan din ako noon at nasasaktan. Pero kailangan kong gawin yon para hindi mo maisip na ganun lang kadaling gumawa ng kasalanan. Kasi madali ka lang ding napapatawad. Ngayon anak na may anak ka na rin. Alam kong mauunawaan mo din ang sinasabi namin sa'yo habang lumalaki ang anak mo. Aaminin kong galit na galit ako sa mama mo noon dahil hinayaan kang umalis nang hindi ko man lang nakakausap. Ilang beses kitang gustong puntahan dito at sampalin dahil sa galit ko pero pinipigilan ako ng lolo't lola mo. Sinabi nila sa akin na sila na daw ang bahala sa'yo. Ma, pa, alam kong nagalit kayo at sumama ang loob niyo sa akin. Pero nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin kayo para sa akin. Pangako, Ma, palalakihin ko ang anak ko ng may tamang disiplina gaya ng pagpapalaki niyo sa akin. Oo, anak. At huwag kang mag-alala dahil nandito kami ng papa mo para tulungan ka. Pero sana huli na ito, ha? Mag-aral ka sa susunod na taon. Bata ka pa at gusto namin na makatapos ka ng pag-aaral. Opo, Ma. Kami na ang bahala sa gastusin kay Lucas. Bah, nakakatakot yata yung salita na kami na ang bahala kay Lucas, ha? What? Bakit naman, Aber? Mukhang may i-spoil ang baby Lucas namin pag si Lola ang nag-alaga, ha? Oy, hindi ako ganun, Danilo, ha? Kilala mo ako. Talaga lang, ha? Mukhang mapapalaban ako ng pustahan. Siguradong hindi ko na masyadong mahahawakan ang apo ko nito. At yung hindi i-spoil? Ewan natin. Kilala na kita, Evita. Che! Baka nga ikaw pang mang-spoil sa apo mo. Baka bili dito, bili doon. Makunting halik lang eh. Hindi pa humihingi, binibigay na. Ma, pa, salamat po. Huwag kayong mag-alala. Ngayong may anak na ako, pipilitin at susubukan kong itama ang mga pagkakamali ko. Hindi na mauulit ang ginawa ko. Yung maging mapagmahal at responsabling ina, sapat na yun, anak, para maging maayos ang buhay mo. Sorry po sa kahihiyang dinala ko sa pamilya natin, Ma. Pangako, babawi ako. Halika nga rito. Ikaw talaga. Payakap na kami. Pagkalabas namin sa ospital ay sa bahay na kami umuwing mag-iina. Masaya ang unang araw naming mag-ina sa bahay at aaminin kong na-miss ko ang lugar na kinalakhan ko. Na-miss ko ang kama ko at ang unan at kumot. Lahat ay na-miss ko. Ipinangako ko sa sarili ko na itatama ko ang mali ko at hihingi ako ng tawad sa isang taong sinaktan ko kahit alam kong mahihirapan akong harapin siya dahil sa mga nagawa ko. Malapit lang ang kalapaan para hindi ko matuntun at makausap ng maayos ang ama ng anak ko, si Ethan. Sana lang ay magkaroon kami ng pagkakataon para magkausap ng maayos. Ang inakala kong madali ay mahirap pala. Parang binibiro ako ng kapalaran, hinding-hindi kami magtagpo. Nauna ko pang nakausap si Emma at nakahingi ng tawad kesa kay Ethan na ama ng anak ko. Noong una ay nagalit sa akin si Eman dahil niloko ko siya, pero sa huli ay napatawa din niya ako. May GF na siyang bago at akala ko'y masasaktan ako dahil minahal ko siya noon. Pero nagtataka ako dahil ang nararamdaman ko noon ay parang nagbago at nawala ang kaba sa dibdib ko na gaya ng nararamdaman ko sa kanya tuwing nakikita ko siya noon. 5 taon ang lumipas simula ng makapanganak ako at makausap si Eman. Habang namamasyal naman kami ng anak ko ay bigla akong kinabahan nang mapasulyap ako sa isang lalaki na nakatayo sa gilid ng hagdan. Nakatitig ito sa akin at parang hinihintay lang na lumapit kami ni Lucas. Hindi ako nagkamali, Papa Dudut. Si Ethan nga. Ang lalaking matagal ko nang hinahanap. Nagtaka ako sa sarili ko dahil biglang para akong kinabahan nang makita ko siya.
Parang tinatambol ang dibdib ko at hindi ko alam kung bakit, pero biglang parang lumakas ang epekto nito sa akin. Nakakunuot ang noon nito at nagpapalipat-lipat ang tingin nito sa akin at kay Lucas. Alam kong sa ginagawa niya ay nagdududa na siya. Kamukhang-kamukha niya nga kasi papadudot itong si Lucas, pati ang kulay nito. Maayos at malinis ang itsura nito, branded ang suot at may malaking kwintas at bracelet na suot. Parang galing sa ibang bansa na ewan. Ganun kasi sa probinsya kapag seaman o nagsa-Saudi ang lalaki o babae, walking jewelry box ang itsura nila at suot na halos ang lahat ng mga alahas. Grace? Hi! Uy, kumusta ka na? Mabuti naman. Ikaw, kumusta? Okay naman. Siya na ba yung anak mo? Oo siya. Si Lucas. Bakit di mo sinabi sa akin? Ang alin? Ang tungkol sa bata. Anong tungkol sa bata? Pwede ba? Hanggang ngayon ba naman ganyan ka pa rin? Alam kong alam mong ibig kong sabihin. Huwag ka na magmaang-maangan. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan yan. Pwede bang pumunta muna tayo sa isang maayos na lugar? Andito tayo sa may hagdan. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ako ang ama ng bata? Alam mong hindi kita mahal noon at natakot ako na ipilit mo na magsama tayo. Pero nung makapanganak ako, hinanap kita para sabihin sa iyo ang totoo. Nagtanong ako sa mga kaibigan mo kung nasan ka pero wala silang gustong sabihin. Hindi ko naman ma-search ang pangalan mo sa FB kaya hinayaan ko na lang na dumating ang araw na tadhana ang gumawa ng paraan para magkita tayo. 5 taon na ang nakalipas. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. At kahit alam ko na hindi ako mahal mo, pinagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Mahal pa rin kita, Grace. Hindi ko alam pero kahit naiinis din ako sa sarili ko, hindi kita magawang alisin sa puso ko. Kahit paulit-ulit kong sabihin na sinaktan mo ako ng paulit-ulit, hindi ka pa rin mawala sa puso at isip ko. Alam kong nagmumukha na akong tanga pero hindi ko pa rin alam kung bakit hanggang ngayon hindi ko magawang magmahal ng iba. Dahil mahal pa rin kita eh. Ethan, kinakausap kita ngayon para itama ang mali ko. Alam kong karapatan mo ding malaman ang totoo. Isa pa, ayokong lumaki ang anak ko na mag-iisip ko nung itsura ng ama niya. Nagkasala na ako sa inyo. Ayaw ko nang dagdagan. Grace, bigyan mo naman ako ng pagkakataon para maipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. May trabaho na ako. Kaya ko na kayong buhayin. Bigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka at ang anak natin. Ayaw mo ba siyang bigyan ng buong pamilya? Gusto ko lang makilala kanya, Ethan. Pero sa ngayon, hindi pa ako handa sa ganyang bagay. Mahal ko ang anak ko at ayaw kong lumaki siyang blanco ang mukha ng ama niya. Grace, please. Kahit ngayon lang, hayaan mo akong patunayan ang sarili ko. Yung tayo lang, walang eman. Walang kakatakutan. Ikaw, ako, at ang anak natin. Hayaan na lang natin na tadhana ang gumalaw para sa ating dalawa, Ethan. Hindi ko isasarado ang puso ko. Tama ka siguro, panahon na rin para makita ko kung sino ka at kung ano ang magagawa mo sa buhay ko. Pero hindi ko may papangako na masusuklian ko agad ang pagmamahal na gaya ng pagmamahal mo. Hayaan mo kong maramdaman yun ng kusa at huwag mo kong pilitin na mahalin ka agad. Pangako, hindi kita mamadaliin. Salamat, Chris. Salamat sa pagkakataon. Hinding-hindi ako gagawa ng bagay na makakasakit sa iyo at sa anak natin. Salamat. Lumingon sa akin ang anak ko at parang nagtatanong, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na si Ethan ang papa niya at tuwang-tuwa ang anak ko. Mahirap man ay binigyan ko siya ng pagkakataon. Ito na siguro ang tamang panahon para itama ko ang pagkakamali ko at para humingi ng tawad sa mga taong nagawang ko ng kasalanan.
Sa ngayon po, Papa Dudut, ay nagsasama na kami ni Ethan at unti-unting natututunan ko siyang mahalin. Hindi man kasing lalim ng pagmamahal ko kay Eman, dati ay naniniwala ako na matututunan ko din siyang mahalin ng higit pa sa pagmamahal ko kay Eman dahil nagiging mabuting asawa ito sa akin. Pinag-aaral ako ni Ethan dito sa amin at graduating na ako ng pagiging teacher sa susunod na taon. Napag-usapan na rin namin ang pagpapakasal pagkatapos kong mag-aral. Tuwang-tuwa ang mama at papa ko nung makilala si Ethan. Nagpakasal kami ni Ethan pagbalik niya galing sa barko. Hanggang dito na lamang po at sana'y nagustuhan po ninyo ang aking kwento, Papa Dudut. Ang inyo pong kapuso at kabarangay, forever, Mary Grace.